Sounds it. Okay, magandang umaga po mga minamahal ko mga kapatid. Happy Sabat po. Dito po sa lugar ng Godoy Resort, nagpapasalamat po tayo sa may-ari na nagpagamit po nito kasama po ng ating mga namamahala dito. Sila po ay invited dito sapagkat lahat po sila ay kapatiran natin. Kaya kung kayo po ay nariyan sa inyong tahanan, ay lumapit po kayo dito. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na narito, ay maraming salamat po. Kaya sa oras na ito ay maaaring magtaka kayo. Nauna po ngayon ang lesson dahil ang gusto ng ating guest speaker, si Pastor Freddy, ay dumating po nawa ang lubhang karamihan na di mabilang. Amen? Kasi kakaunti pa tayo ngayon hindi pa kontento. Hindi pa tayo kontento, si Pastor Bong, ano po, sa bilang natin. At paintulutan po ninyo ako mga kapatid, kung ako po ay nakatsinelas lamang, huwag po kayong matisod sapagkat hindi dyan pinag-uusapan ang kaligtasan. Dahil si Pastor Bong po ay nakakaranas ngayon ng pag-aantak. No? Nag-aantak yung mga nana sa mga paako. Kasi may mga panahong sa paglalakbay natin sa mundong ibabaw na ito, Brother Boy, tayo natitinig. Ngayon, nakakalimutan natin, nababasa, nalamigan. Ayan na po, isang gabi ko na itong naranasan. Sana po ay tatlong gabi lamang ito ay matapos na. Ano po? Dahil nararanasan ko ngayon ang antak, mga kapatid. Kaya ngayon, may kinalaman ito sa pag-uusapan natin, itong lesson na ito, kung paano pong maalis ang mga antak sa buhay natin. Kasi kung minsan, ay meron tayong kanya-kanyang kirot. Kasi ang lesson po natin, mga minamahal, ay may connection po sa pagkakaisa. Mga kapatid, pagkakaisa, unity. Ang pagkakaisa ng unang iglesia. Okay, titingnan natin. Ang pinakamagandang pag-usapan po dito ay kung titingnan natin yung background, yung pagkakaisa, mga minamahal, ay may kinalaman ito sa aklat ng gawa. Ito po ay na-discuss sa atin kagabi ni Pastor Freddy. Ano po? Yung tinatawag nating karanasan ng pagkakaisa sa naunang iglesia. Kasi nabanggit ito sa Acts chapter 1 verse 8. Ngayon, ito po ay nakapokus ngayon sa chapter 2, mga minamahal. Kung ano po ang nangyari sa mga Kristiyano noon. Pero bago pa tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihiling po namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pero bago po maranasan ng mga naunang iglesia, mga minamahal, kinakailangang matanggap muna nila yung tinatawag nating dunamis sa Greek word na ang ibig sabihin ay power, na ang power na ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya nung naranasan po yun ng mga apostol, yung dunamis na yon, dynamite, pag sinabing dunamis, Pastor Freddy, napakabiyaya. No? Lahat ng iyong mga gawa ay nandoon yung mabunga ka. Ano po? Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, ano po, ay dapat ikaw ay nagkakabunga. No? Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi dito sa Gawa chapter 2, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya. Okay, titingnan natin yung background. Sinasabi dito, dumating ang takot sa lahat ng tao at maraming mga kababalaghang tanda na mga nangyayari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang sabi sa talatang 44, lahat ng mga mananampalataya ay nagsama-sama sa kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinabili nila ang kanilang mga ari-arian, kayamanan, ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At ang sabi sa verse 46, araw-araw
Habang sila ay nagkakasama sa templo, nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsasalo-salo na may galak. Verse 47, nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, itinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang naliligtas. Kaya nung naranasan ito nila mga kapatid, ang pag-iikat ng kaluluwa, 3,000 to 5,000 ang kanilang naiikayat araw-araw. Ito po ang naging karanasan ng mga apostol. Kaya sa panahon natin ngayon, Pastor Bong, nararanasan na ba yon? Nararanasan! Kamakailan lamang. Ilan nga ba, Pastor, sa Central Luzon? Sa Cuneta, Astrodom, libo-libo na rin ang binaptize. 10,000 sa CLC pa lang yun, ha? Dito po sa atin, ginawa sa Mindoro for Christ, nagkaroon po tayo ng baptism sa Mansalay, doon po sa airport, umabot po ng kulang-kulang 2,000. Mga kapatid, ay Mindoro pa lang yun. Hindi pa yun buong ECLC. Kaya natutupad na sa kapanahonan natin ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid. At ang sinasabi ng talata, noong naranasan nila ang pagkakaisa, ay dumating po yung mga kababalagan. Naranasan na po ba natin ito, mga kapatid? Yung mga kababalagan, miracle, nakapagpagaling kayo ng may karamdaman, at nakapagpalayas ng masamang espiritu, nakapagbuhay na ba kayo ng patay? Okay, tanging ang Panginoong Jesus lamang natin ang makakagawa niyan, makapagbuhay ng patay. Amen? Pero sa atin, pwede rin tayo makapagbuhay ng patay, mga kapatid. Yung mga papatay-patay sa pananampalataya, Brother Boy, bubuhayin natin. Amen? Kasi napapansin natin sa dito sa ating distrito, masisigla, ano po? Kinakailangan na dagdagan pa natin ang kasiglahan. Ano po? Kasi tinatanong sa akin ni Pastor Freddy, ilang church ba ito? 13. Ay, 2 church pa lamang narito. No? 20%, mga kapatid. Pero maya-maya, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Darating sila. Kaya, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kapag ibinuhos na ang banal na espiritu, ang sabi ng kasulatan, makakagawa ka ng mga kababalagan. Brother Junel, no? Sa pagmimisyonary natin sa bundok, na-encounter mo ba yung mga kababalagan? Ha? Nung Sabado po, mga kapatid, true to life story, mga kapatid, doon sa Balong Roas Oriental Mindoro, ay 11 na mga poses ng demon poses, mga minamahal, ang na-encounter po natin doon. Kasama ng mga matanda sa iglesia, kasama ko rin ng mga matanda sa iglesia sa Roas, at kami ay nagsagawa po doon kung paanong papalayasin ang mga naposes ng demonyo. At isa po doon, ang isang makisig nating elder ng Kawayan, nakasama ko, si Brother Binan Balikot. Ang sabi niya, Pastor Bong, ngayon lang ako naka-encounter nito. Sa tinagal-tagal ko sa pananampalataya, ngayon lang ako nakasaksi kung paanong makapagpalayas ng demonyo. Ang sabi nga sa Bisaya, kapag hindi ka ready, kukurog-kurog ka, mga kapatid. Ibig sabihin, manginginig ka sa takot. Pero ang sabi ko sa mga leader ng church, huwag po tayong matakot. Sapagkat sa panahon natin ngayon, ibubuhos ang tinatawag nating kapangyarihan ng banal na espiritu, manalangin tayo. Brother Binan, sabi ko sa kanya, kung may hinanakit ka at galit sa akin, magpatawaran tayo. Kaya niyakap ko si Brother Binan ang pikpit at yung mga elder, nagkaroon ng reconciliation, nakaroon ng pagpapatawad. Kasi kapag hindi natin ginawa ito, maaring sa atin mismo lilipat ang diablo. Kaya ang ilan nangatakot, ay Pastor, ay humingi rin ako ng tawad sa iyo. Kaya kung ano man ang mga kakulangan, ayun ang kagandahan pala. Ito po ang mararanasan natin sa kapanahonan natin ngayon bago ibubuhos yung tinatawag nating Holy Spirit, yung tinatawag nating Ministry of Reconciliation. Kaya kung sa church natin ay mga merong mga sama ng loob, mga kapatid, ay dapat tanggalin na, sapagkat hindi kailanman papasok ang banal na espiritu sa buhay natin. Pastor Freddy, kung meron pa tayong hinanakit o galit. Ang sabi nga ng Biblia sa sulat ni Paul, ang galit ay hindi gumagawa ng masama sa kanya
sa kanyang kapwa sapagkat ang pag-ibig niya ang siyang katuparan ng buong kautosan. Amen? Kaya mga kapatid, doon sa karanasan namin na yun, pagpapalayas ng demonyo, may connection dito eh, kababalagan. Alam niyo, yung mga demonyo po, mga kapatid, ay bumayapa. No? Bumayapa sila. Kasi 11 po, first time din ako naka-encounter noon. Kasi nung nakaranong nasa Rosa ko, ay isa lamang. Ito matindi, 11 na mga kabataan, mga kapatid, naaalian. Yung iba ay talagang nanginginig. Ay doon ko nasubukan na binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Paghawa ko pa lamang, ay nangihisay na. Yun pong inaalian, talagang kukurog-kurog na sa Bisaya. Mga kapatid, gumaganon. Si Brother Binan, subukan mo. Ay si Brother Binan, meron na rin kapangyarihan. Kasi nung hinawakan niya yung demon possess, ano po mga minamahal? Kukurog-kurog mga minamahal, hindi magkaintindihan. Sabi ko, praise God, gumawa na ang Banal na Espiritu. Brother Binan, binigyan ka na ng kapangyarihan. Kaya huwag ka nang matakot. Kaya yung mga elder doon, isa-isa, una, ipinakita ko sa kanila kung paano gagawin ang pagpapalayas. Sunod-sunod na po kami. Lahat ng mga elder doon, pinagpansyon ko para maranasan nila, ma-experience na ang tinatawag nating kababalaghan. Ito po ay mangyayari individually sa lahat ng mga tao na nagnanais magpagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Lahat tayo, bibigyan ng Diyos ng otoridad, authority mga kapatid, ng kapangyarihan, hindi lamang si Pastor Bong, lahat ng miyembro ng iglesia, bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na siya ay gumawa ng kababalagan. Ano po? Kaya ganun po ang gawain ng Banal na Espiritu. Diba tatay? Kaya kayo, diba nakapaglalakad araw-araw, binibigyan ng mahabang buhay sapagat binibigyan kayo ng Diyos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Diba mo si tatay? Yan ay lagi ko nakikita. Yan po ay araw-araw ay nasa highway. Pwede nga tumayo, tatay. Yan. Yan po ang saksing kapat eh. No? Sabi, huwag nating pagbawalan kung si tatay ay naghahanap buhay dahil dyan, pinahaba ng Diyos ang buhay niya. Kaya nyo, alam nyo, Pastor Freddy, ito ay si tatay ay 85, no? 86. Okay, nagkamali lang ako isa. Pasensya na po. Isa lang naman. Pinabata ko lang kayo. 86 na po. Nagulat ako dito. Pastor Freddy, binigyan ako ng 3,000. Ano ba ang gagawin ko dyan sa 3,000? Bakit binibigyan mo? Ay magbabasura lang trabaho mo. Pastor Bong, huwag mo akong gagagunin. Ang 3,000 ito, ibibili mo ng Bible. Aba, doon ako na mga. Doon ako nang ilabo. Gumagawa sa kanya ang Holy Spirit. Amen? Amen? Tayo, mga kapatid, malalakas pa tayo makisangkot sa gawain ng Panginoon. Okay? Amen? Kaya nga ang sabi dito, nung natanggap nila ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang sabi po ay ang lahat ng mananampalataya ay nagkasama-sama sa kanilang ari-arian para sa lahat. Yung ari-arian ko ay para sa lahat. Nangyayari ba ito sa panahon natin ngayon? Parang hindi pa nangyayari, ano? Kanya-kanya pa rin. No? Ito yung nangyari noon. At ang sabi pa, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, mga kayamanan, ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya kung ikaw ay may ari-arian, hasyenda, 5 hektarya, 10 hektarya, 20 hektar, ibenta mo, magagawa mo ba yung ipamahagi sa lahat ng kapatiran? Yun ang sabi doon eh. Naranasan nila ng, sa panahon ng naunang iglesia, yung ari-arian ng isa, ibinigay sa pangangailangan ng bawat isa. Ay di lalong maganda. Kung zero, alam mo, ang sabi nga sa General Conference, ang isa sa mga problema po natin bilang miyembro ng iglesia. Ano po ang sabi sa narinig ko kay Pastor Dulay doon sa kanilang GC session ay yung personal nating interest. Gumugugol tayo ng malaking gastusin para sa sarili nating interest. Para sa pansarili lamang, no? Di ba, Pastor? Nangyayari?
nakakabili tayo ng mga magagandang bahay, talagang milyones, mga kapatid, ang bahay. Pero minsan, nakakalungkot, ang bahay ng Panginoon ay parang titirahan na ng mga kambing. Huwag nawang mangyari. Amen? Sa panahon ni Solomon, inuna po ang templo ng Diyos. Kaya kung ilan pa yung mga comfort na komportable ang mga bahay nila, ayaw manatili dito eh, ano? Mga kapatid, hindi kayo sanay eh. Ha? Ganun ba? Hindi tayo sanay, mga kapatid? Dahil wala yung comfort zone natin, pagpunta tayo dito, ayaw namin, Pastor Bong, malamig, hindi nyo ba alam, lahat ng sakit nyo, maalis pagdating dito, nature, sa pamamagitan ng kalikasan, gagaling ka, lalo tigit, kapag madampi natin ang simoy ng hangin at yung singaw niyan, yan po ay nakapagpapagaling sa ating kalusugan. Di ba, Nanay Bilma? Patotoo po ninyo yan? Okay. Patotoo ni Nanay Bilma yan. Kaya nung nagpatotoo siya sa akin, lagi kami nagkikita ni Brother Charney, ni Nanay Bilma sa dagat. Nilalangoy ko yan hanggang laot. Lahat ng stress, maalis, ibubuhos ko sa paglalangoy, mga kapatid. Lahat ng iyong sakit sa katawan ay mawawala. Ganyan ang kagandahan ng kalikasan, mga kapatid. Back to nature, back to Eden. Lahat po, mga kapatid, ay bumalik tayo sa natural na pamamaraan. Kasi naalala ko nga po, mga kapatid, mabuti na lamang ay Sister Marilag ay tayo po ay binigyan ng pulot na maraming bawang na dinikdik. Ay nung nakainom ako noon, ay ang sabi ni Brother Boy, Newsip lang katapan yan, ay tamang-tama, buti na lang ako napapasyal. Binigyan ako, Pastor Pwede, pulot na may dinikdik na bawang, ininom ko. Nangapawi ang aking sipon, mga kapatid. Ang barado kong sipon, nawala. Ngayon, ang sinunod naman, namamaga ang paa. Dahil nung isang araw, natusok, nabasa. Ayan. Okay. Ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid, ang sinasabi dito sa atin, ipinagbili ang lahat ng ari-arian. Kaya sa mundong ito, ang buhay natin ay pansamantala lamang. Kaya kung tayo magiging missionary-minded lamang, Pastor Freddy, lahat ng ating mga tinatamasa sa daigdig na ito ay gugulin natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi, sabi ko nga, lahat ng nagagawa natin sa ating buhay, personal lamang, nakakabili tayo ng mga sapatos na pa 5,000, nakakabili tayo ng mga magandang sasakyan na 1.5 million, ay kami ni Pastor Freddy, ang kaya lang namin, second hand, di ba? Pastor, kasi dapat bilang mga katiwala ng Diyos, maging practical tayo. Pero kung may magbigay, bakit hindi tanggapin? Sapagkat sinasabi nga, ang tumatanggi sa grasya ay lumalabo ang mata. Amen? Kaya tayo kapag tumating ang blessing sa ating buhay, mga kapatid, ang unan nating pasalamatan ay ang Diyos. Huwag nating, ang first priority natin ay ang Panginoon bilang mga katiwala ng Diyos. Kaya nga ang sabi dito, okay, verse 46, at sa araw-araw habang sila'y nagsasama-sama sa templo, nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsasalo-salo sa galak at tapat sa puso. Kaya yung pong yung gawain natin itong pagsama-sama, mga kapatid, mahalaga ito. Dahil ito ay isa sa paraan na ibinubuhos na ng Diyos ang banal na Espiritu. Kaya yung potluck po, mga kapatid, sa church, ay para wala ng uwian sa AY, ay ang ginamit kasi dito ay tinapay. Ay ngayon naman sa atin ay bira tayo sa tinapay, maliban sa merienda, Brother Boy. Potluck na lang, no? Kakain ng kanin, no? Gulay, vegetarian, at kung hindi kaya, ay okay lang. Kasi maliligtas pa rin. Ano po? Ngayon, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ang mga taong daratnan ng Panginoon sa second coming, ito po yung mga taong healthy. Ano po? Ito yung darat ng buhay. Pero kung ikaw ay hindi vegetarian at ikaw ay namatay sa sakit, ay maliligtas ka pa rin. Ano po? Kasi ang pinag-uusapan naman sa last day events, mga kapatid, ay yung katapatan natin ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga ang sabi dito, sa panguli, ang sabi, sila po ay nagsasalo-salo. Kaya malaga po yung care group. No? Small group natin sa church, palakasin natin.
yung pagsama-sama natin, paggagawa ng Bible study, witnessing, palakasin po natin yon. At yung verse 47, nagpupuri sa Diyos. Ito po yung napakahalaga. At ang sabi, kapag nagawa natin ito, ang pag-aani ng kaluluwa ay hindi po mahirap. No? Kasi ang sabi nga ay lifestyle evangelism. Isang buhay na patotoo, isang buhay na sulat, ito po ang nakapagbabago ng buhay ng isang tao. Amen? Kaya mga kapatid, dyan po ang mga karanasan ng unang Kristiyano. Yung mga paghahanda, preparation, mula sa Babel hanggang sa Pentecostes, kung paano sa panahon ni Babel ay nagkaisa sila, pero winasak ng Diyos, nang ibig sabihin ng Babel ay destruction, kaguluhan. Sa panahon ng Pentecostes, unity, pagkakaisa. Pangatlo, pagkakaisa at pagsama-sama. Kaya mahalaga pong lagi tayo nagsasama-sama, mga kapatid. Kaya nakakalungkot nga lang, wala yung ating mga ilang kapatid dito. Idalangin natin sila. At yung kabutihang loob at kasakiman, ito ang dapat managana sa atin sa iglesia. Kabutihang loob, yung kasakiman ay maalis, sapagkat yung pagiging sakim, ito ang nagiging sagwil upang tayo ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Panghuli, alalahanin ang mga duka. Kung may mga mahirap sa ating paligid, tulungan natin. No? Mga kapatid, sapagkat yan ang sinasabi ng ating lesson. At nawa ay patuloy tayong manghawa sa pangako ng Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath!